Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ika-sampo na linggo ng karaniwang panahon. Atin pong isama ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakrusposting ng mga chapels, groups at communities at ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga kapatid, ayon pa ni San Pablo sa kanyang sulat taga Corinto, hindi nababatay ang kanilang buhay at paglilingkod sa nakatitik na mga kautusan bagkos na nasa espiritong buhay sa isang panibagong tipan. Ang ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo ni San Mateo ay nagtuturo na siya'y naparito hindi upang ipagwalang bisa ang mga kautusan bagkos upang ito'y ipaliwanag at bigyan ng tunay na kahulugan. Sa ating buhay, kuminsan tayo ay may makitid na pagtingin sa ating buhay, pananalig, panampalataya at pagsunod sa mga kautusan. At dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo ay nagkasala. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagtibayin mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga pinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito,
Ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautusang natititik, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Anupat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba, nang ang pooy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. O poon na aming Diyos, sinagot mo sila agad, at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad, ngunit pinagdurusa mo kung ang gawa'y hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propita. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay di mawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kahit sino mang magpawalang halaga kahit sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-sampo na linggo sa karaniwang panahon. Sa unang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay patungkol sa kautusan o kaya batas. Ito'y tinatawag sa salitang Hebreo at tradisyon ng mga Hebreo, Torah. Pero liban sa Torah na tinatawag na batas at kautusan, mayroon ding mga turo na tinatawag na Nabiim. Ito yung turo ng mga propita na kaugnay din sa Torah. Kung atin pong tingnan ang buhay natin, tayong mga tao ay gusto ng mga kaayusan. Upang magkaroon ng kaayusan, mayroon tayong ginagawa ng mga patakaran, mga kautusan at mga batas. Kaya marunong tayo saan tayo lalakad o tatakbo ang isang sakyan at saan tayo tatawid, saan tayo at anong gawin pa na upang maayos. Pero yung ating ginagawa ay tinatawag ito na positive law. Ito yung maginagawa natin na ating mga patakaran, kautusan, mga policy, mga konstitusyon, mga batayang batas at iba pa. Pero, liban pa dito, mayroon tayong mahalaga pa na batas. Yung tinatawag nating natural law, ang batas ng kalikasan. Ang batas ng kalikasan kung kailan iikot ang mundo at magdala ng umaga at gabi at iba pang mga sinasabi nating mga pangyayari dahil sa natural law o mga kautusan ng kalikasan. Higit sa lahat, mayroon tayong tinatawag na divine law. Itong divine law ay siyang pinakamataas. Ito yung kautusan ng Diyos. Dito natin tingnan ang ating mga pagbasa ngayong Miyerkules ng ika-sampo na linggo ng panahon. Sa ating unang pagbasa, sa pangalawang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 3, Beso 4 hanggang 11, sinasabi ni San Pablo na ang kanilang buhay at ang kanilang paglilingkod ay hindi nababatay sa tipan na nagawa at nababatay sa nakatitik o nakaukit sa bato na ginawa ni Moises doon sa bundok Sinai, na ito ay walang buhay. Ngunit ang kanilang buhay at paglilingkod ay nababatay sa Espiritu Santo
na kung kanila pong pinaniwalaan at sinundan ang mga 10 na utos na nakatitik, lalo siguro higit pa sa mga gawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagliligtas, ang mga kautusan at mga turo na nagbibigay ng bagong buhay at ng Espiritu Santo na siyang nagpapaganap niyon. Kaya, tama yung sinasabi sa ating Salmo 98 ngayon na ang Diyos na makapangyarihan ay tunay na banal sapagkat siya na nagsasalita mula sa ulap at nagtuturo kay Moises at iba pa na mga propeta, siya ay nakilalang Diyos na mapagpatawad at puspos ng habag. At itong puspos na habag at may pag-ibig na tunay na Diyos ay siyang nagsalita at ang kanyang salita na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Nazareno, siya ngayon ang nagpapaliwanag at nagpapaganap sa mga kautusan na tinatawag nating divine law, ang kautusan mula sa Diyos. Pero sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, Verso 17 hanggang 19, dapat po nating tingnan, hindi ba ng ating Panginoon ay kanya pong kinikritika ang mga Parisiyo at kanya pong binigyan ng pagdepensa ang kanyang mga alagad nung ito'y kumitel ng mga uhay ng mga trigo sa panahon ng araw ng Sabat o pamahinga. Na mabasa natin yung Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 12, Verso 1 at sumusunod. O dili kaya, kanya pong pinagaling ang may sakit na bawal po ito sa Sabat o araw ng pamahinga na makita natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 12, Verso 10 at sumusunod. O kaya, ang kanyang pagdepensa din sa kanyang mga alagad dahil hindi ito nag-obserba ng tradisyon kung paano maghugas ng kamay bago kakain na ating mabasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, Kapitulo 15, Verso 1 at sumusunod. At ngayon, kakaiba. Hindi niya sinasabi na yung batas ay ganito at ganyan. Ay kanya pang sinasabi na kanyang ipaliwanag at gawing ganap. Ipaliwanag dahil kulang ang tunay na pagpaliwanag ng batas. Sa totoo lang, mayroong ginagawa ang mga Hudyo na tinatawag nila upang ipaliwanag ang batas. Mayroon silang komentaryo na tinatawag na Mishnah. Pero ang Mishnah ay pinapartikular ang batas na nakatitik sa lumang tipan. At lalo pa itong dumami, libo-libo. At itong Mishnah na komentaryo tungkol sa Torah o mga aklat ng batas na nasa Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomio ay at Numero ay ngayon magkaroon pa ng komentaryo ang Mishnah at tinatawag na Talmud. Lalong nahirapan ang mga tao at gulong-gulo dahil ano ba talaga? Alin ba sa mga batas ang makapagliligtas? Kaya ang ating Panginoong Hesus ay sinasabi dito na dapat ituro ano ang dapat na sundin. At ang kanyang itinuturo ay ang tinatawag na esensya ng batas o ng kautusan. At hindi lang esensya kung ano ang spirit of the law, ang diwa ng mga kautusan at batas. At ang diwa nito ay ang pag-ibig na nababatay sa Diyos ng pag-ibig. Sapagkat lahat naman ng batas, lahat naman ng kautusan ay ang pagsabuhay ng pag-ibig. Kaya sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, Verso 37, sinasabi niya, ang una ay nakautusan ay ang pag-ibig sa Diyos. At ang pangalawa, Verso 39,
Kapitulo 22, Ebanghelyo ni San Mateo, ang pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. At dito, nakikita na ang lahat ng mga kautusan at ang lahat ng mga turo ng mga propita ay nababatay dito. Hindi na ang nakakalito ng mga pagtuturo tungkol sa Torah na nakatitik o dili kaya ang mga komentaryo nito na tinatawag na Mishnah at ang komentaryo ng Mishnah na tinatawag na Talmud na lalo pang nakakalito bagkos sinasabi na ang tunay na pagsunod ng batas ay siyang nakaukit na dito sa puso ng tao at iyon ay ginagawa na ng Diyos at nasa tao ang pagtuklas nito kapag kasundan ang utos ng pag-ibig na tinuturo ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi niya, lahat ng gumagawa ng pagbabago tungkol sa batas at nagtuturo nito ay pinakababa o pinakaaba sa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang nagsabuhay nito at ginawa pang ganap at tinuturo ay siyang tinuturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang Diyos mismo ay gumagawa ng kaayusan. At ang kanyang kaayusan ay kaayusan na tinatawag na divine order. Kaayusan na banal. At dahil kaayusan na banal, ang kanya pong mga batas, hindi sa tinatawag na Torah na nakaukit sa makitid na pagtingin sa Ten Commandments o sampung utos, bagkos sa tunay na pagsabuhay, ano talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin at ano ang ating itutugon at isabuhay bilang pagpapahayag na ating buhay panampalataya na hindi na nababatay sa tinatawag na mga titik ng batas, bagkos sa turo ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang ating Panginoon upang mabigyang diwa ang pagsabuhay ng kautusan ng Diyos o divine law. Mayroon ang tinatawag dito na to fence around, para bang gumagawa ng bakod na gagawa ang tao sa ganitong pagsuway sa Diyos, bago muna ang gawin noon, mayroon siyang pagturo, tingnan muna ang nasa puso ng tao. Kaya sinasabi sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, verso 14, huwag kang makiapid. Pero ang tinuro ng ating Panginoon sa Mateo, Kapitulo, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, verso 27, kung ikaw ay nakatingin ng mahalay sa kapwa, ay nakaapid ka na. Ibig sabihin dito, tinitingnan ang tunay na diwa na bago magkasala ang tao, nagsimula sa pag-iisip, nagsimula sa pagnanais, nagsimula sa puso, nagsimula doon sa loob ng tao. Yun ang kailangan na ilinis. At kung malinis na, may sabuhay ang tunay na batas. Dahil sinasabi nila, lex, dura lex, is lex. Ang batas daw, kahit mahirap man gawin, ay batas pa rin. Pero, dapat nating tingnan na hindi po ganyan sa Diyos. Ang sa Diyos ay batas na nababatay sa pag-ibig, puno ng habag at awa. Ikaw ba ay may mga patakaran sa buhay mo, lalo na siyong pamilya, na kayo'y mahabagin, maawain, at mapagmahal upang tunay na isabuhay ang buhay na ayon sa kalooban ng Diyos? Saan ka ba nababatay? Sa diwa at sa Espiritu ng Diyos o sa mga titik ng mga batas? Naway sa Diyos tayo nakasandig at nakatingin at naisabuhay ang ating pagiging Kristiyano upang tayo mamuhay sa pag-ibig ng Diyos at ang lahat ng kautusan ay ating naisabuhay at nasunod. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa kanya
ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa isang pananampalataya. Atin pong itutugon, Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan ng sumusunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tainga, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at malagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Ling namin ito, sumita ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglingkod ng aming ginagampanan upang ang aming inihain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kaparingan, tunay marapat na kaya aming pasalamatan sa iyong pagdingap at ng loob ang tayong likamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya ay gustong lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pagiling pinahintulot na makabalik siya sa pangitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga helisi si awit ng papuri siya ng umpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ng narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay kanil lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni Manis San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin galing na utos sa turo ng Diyos pa natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kabayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at salat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Virgis perat,
speratine. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16, 2023. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng Novena Misa para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista ay sa darating na June 15 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng Novena ay sa ganap na alas 11:45 ng umaga at susundan na ito ng Misa. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga Misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyaan Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po na sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong kinalugdan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, Banal na Misa, kay Nelson sa loob at sa labas, na banal na Misa, ng kaya po kayo managnay sa pamagitan ng iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang para nawa yung inyong panalangin ay dinggay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Poong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito ang pinakarurok at pinakaisensya ng lahat ng kautusan at batas ay ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa. Kung ito'y ating isabuhay, tayo ay nabubuhay na matuwid. Ngayon na po ang basbas. Mangyari po lang itas bagyamang kabagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Niagbasan ng klos ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanilang katugunan tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamahin na salang mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito naway maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw at iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. May kang taglayan kahipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.